Tuloy po kayo sa isang espesyal na edisyon ng Locomotion. The Spooky Edition. Kara, bakit? Naranasan mo na ba? Ano? Na pumasok sa CR. Nang? Pero laking gulat mo. Nang pupunta ka na sa cubicle, ano? May mga tao. Parang hindi ka pa natry yun. May mga tao. Mga marami sila sa cubicle. Spooky. Wow. Ay nako, good morning, Carita. Good morning. Akala ko naman sasabihin mo may lalabas sa inidoro ang tiyanak. Oy, hindi tiyanak ang lumalabas sa inidoro. Ano, ang tawag doon ay undin. Ah, undin. Nano, shake, rattle, and roll. Napanood mo ba yan? Shake, rattle, and roll. Ay, hindi ko alam kung anong part. Parang 2-3 yata, basta luma. Basta yun, yung sa CR, umupo siya, tapos biglang inablot yung pat niya. Oo, biglang kinalabit. Hindi ko alam si Manilyn Reynes ba ang yata ang ano doon, bida doon. Janice ba? Hindi ko alam. Anak basta. Anak ni Janice. Undin, uso na naman. Kaya ako takot na takot ako dati magbanyo kasi may ano. Oo, nga, baka may lumabas. May undin sa inidoro, di ba? Parang ang kadiri naman kasi. Feeling ko, hindi ako natakot. Parang more than anything, nandiri talaga ako kasi, di ba? Yucky. Nga. But anyway. Kinain yung puti. Hindi, kinalabit lang naman. Alam ko kinain. Pabasta. Ayaw ko sa'yo. Wow. Ay, babatiin ko lang ha. Si Mr. Brad kasi nakikinig kanina at may gusto siyang ipabati. Ito si Papa Jack, may babatiin ka ba? Tatiin ko lang muna ha, si Emmanuel Martin, si Maria Cecilia Martin, Matthew Alejandro Pogi at Joy. Maraming salamat ha. So yun ha. So yun nga. Welcome back sa huling banat no ng first day ng special spooky. Yan. Ikaw nga magsabi. Ito na ang special na edisyon ng Locomotion. Ang spooky. Parang pusa. Sa bagay, mahilig ka sa pusa. Oo, marami kaming pusa at yung dalawang pusa namin ay buntis. Oo, at parami ang bilis nilang dumami, ano? Ako na iniis ako kasi yung pusa, hindi naman amin, pero padaan-daan dun sa bubunga namin. Gusto magpaampun yun. Hindi, basta dumadaan-daan siya. Lagi, tapos galit na galit yung aso namin, si Kobe. Kala mo naman nagmamatapang-matapangan pagka naman malapit sa kanya yung pusa. Pagka sinabihan siya, pagka ginanon na. Actually, ganun yung mga aso, no? Si Coco din dati, nakikipag-away, pero pag ginanon na ng, ng pusa, tatakbo din. Oo, di ba, mga duwag. Good morning po sa mga duwag, ha? Ayan. Mga duwag. Duwag harapin ang kanilang obligasyon sa buhay. Ay. Di ba, may mga ganyan. Napaka-spooky talaga niyan pag duwag. That is so spooky. Like, you know, there's spooky. At alam mo ba, speaking of duwag. Ano? Diba yung sa shake, rattle, and roll nga? Natakot ako nun dati kasi nga parang pag, diba pag uupo ka sa inidoro, parang upuan lang, diba? So malapit ka dun sa ano, hahablutin yung ano mo. So ang ginagawa ko pag nag-CR ako. Galing sa ilalim. Pag nag-CR ako,
yung nakapatong yung dalawang pa ako. Para makatakbo agad ako, malayo. Ano ka? Naka-squatting ka doon. Oo. No? Oo. Ikaw ba na-try mo ng ganun? Dati, ako aminin ko nung bata ako, ganyan ako, ganyan ako mag-inidoro. Nakatungtong. Yung naka, you know, yung naka-squat. Oo. Yung dalawang pa ako na doon sa gilid. Oo. Medyo naka-slanting kasi mahuhulog ako sa inidoro. Ganyan. Anyari? Tapos, wala. Hanggang sa... Actually, nung na-realize ko, parang tama ba itong ginagawa ko? Kasi sabi ko, parang medyo tumatanda na ako. Ganun pa rin. Sabi ko, nakakangawit. Eh, tapos... tapos hanggang sa sinanay ko na yung upumpo na nga talaga. Mangawit ka talaga pag halimbawa, yung medyo malaman ka na, di ba? Oh, yan. Tama. Mabigat ka na, di ba? Yan, tsaka yung pagtupi ng dalawang paa, mahirap na itupi. Kayo na nga. Di ba? Heist na ko. Anyway. Madali kasi tumakbo kapag nakaganyan ka, nakatungtong. Oo. Oy, batiin ko lang si Kuya ha, ng... Ano ba si Kuya? Yung sa, nag-deliver ng ninja... Mm-mm. Ninja van. Good morning sa'yo, Kuya. Sige, mag-relax ka mo. Oo nga, may kailangan ka pala sa akin. On-air natin to talaga ginagawa kasi baka mamaya may kailangan punta. Kaya lang... Ang totoo niyan, pinakancel, ito yung spooky, pinakancel ko to. Pinakancel mo. Pero hindi naman kinancel, pero since andito na, okay lang naman ako. Oo. Kuya, may sukli ka ba? May sukli ka ba? Ayan, meron daw siya sukli. Tatay Jimmy, makikisuyo ako ha, kasi para si Kuya makaalis na rin. Nakakaloka. Online ordering sa Locomotion, the yes. Spooky edition. The spooky edition. Gusto mo ba gusto mo magbasa tayo ng isang story? 10:40 pa lang naman. Sige, go. Pero, mag-time check muna tayo, ha? 10:40, okay. At ang oras na yan ay hatid sa atin ng Nido 3 Plus. Yes sa protection, yes sa Nido 3 Plus. At ng Coke Studio. At oras na to taste the sounds of Pinoy music with Coke Studio Season 3. Pinag-comment kasi dito. Ang sabi? Sabi ni Christian Lloyd, usapang pagtae. Hoy! Baka lang ka mag-comment-comment dyan. Bakit? Usapan natin. Ha? Eto na. Ready ka na ba? Ready na ako. Eto na ang huling spooky story. Yeah. Ngayong umagang ito. Spooky Edition. Ang sabi niya, Kara, Hi, Kuya Chico. Sana po mabasa mo ang kwento ko para sa spooky edition ng Locomotion. Huwag niyo na rin po banggitin ang name ko on air. Okay. Nangyari po ito this year lang. Nagtatrabaho po ako sa isang fast food restaurant. Marami na akong naririnig na kababalaghan sa store na yon kahit bago pa lang ako. May bata daw po kasi doon na nagpaparamdam at parang doon na nakatira. Pinangalanan siyang Juniper. Juniper! Sa dinami-dami ng pangalan, Juniper! Dito rin nakakatakot. Dapat pangalanan yung nakakatakot. Parang naging cute, di ba, Juniper? Kaya nga. Ba yung Mumu, Juniper pa? Ba kasi pagbigas, Juniper, ganon. Ewan ko. Pero anyway, pinangalanan siyang Juniper. Isang beses, graveyard shift kami nun. Malaki ang store na yun. 2 floors at may drive-thru. Wow! 5 lang kaming naka-duty ng time na yun. At dahil graveyard, nasa counter na rin ang cashier ng drive-thru. For security purposes na rin. Bago makarating ng stockroom, ay dadaan muna kung nasaan ang kaha ng drive-thru cashier na ginagamit sa umaga bago mag-graveyard, which is nasa likod ng kitchen area namin. At dahil nagtapang-tapangan ako that time, 2 beses ako pumunta sa kitchen area namin. Or 2 beses akong pumunta sa stockroom para kumuha ng ilang stocks. Bawat punta ko, sinasabi ko,
Jennifer Wag. Jennifer Wag. Ano ba? Dahil kinakabahan ako. Huwag kang tumawa, kuya. Seryoso. Ano mo? Kasi naman, alam mo namang nakakatawa yung Jennifer Wag. Jennifer Wag. Pero nung pangatlong punta ko, paglabas ko ng pinto ng stockroom, ay narinig kong tumunog yung radyo na ginagamit sa drive-thru. Ang sabi, last call, hindi ko mawari kung babae o lalaki yung boses. Malalim para sa boses ng babae, manipis para sa boses ng lalaki. Nagmadali ako. Tinanong ko ang mga kasama ko kung narinig nila yung narinig ko at kung ginamit ba nila yung radyo na nasa kitchen area o sa counter. Pero ang sabi nila ay hindi. Nagkatakutan na habang nasa duty. Lumabas ako sa counter area dahil sa takot. Maya-maya, narinig na naman daw ng mga kasama ko sa kitchen area na may nagsalita ulit sa radyo. Ang sabi, last call, hello, hello. Baka daw nasagap noon yung signal ng malapit na store sa amin. Pero nung napagtanto namin, wala nang gumagamit ng radyo sa oras na yun dahil madaling araw na. Doon na kami lalong natakot. Nagkaturuan na kung sino ang kukuha ng radyo sa likod para i-off yun. Naglakas ng loob yung isa kong kasama at kinuha niya yung radyo. Lalo kaming kinilabutan nang tinignan namin yung radyo. Dead bat yung radyo. Walang charge. Hindi na kami pumasok ulit sa stockroom ng oras na yun at hinintay na lang yung mga kapalitan namin ng umaga. Salamat po sa pagbahagi ng kwento. Love you, Kuys. More kakatakutan. Kala mo more power, no? Okay. Spooky. Spooky Edition. Ano yan? Restaurant? Oo. At si Boy Cam nananakot. Nakita mo ba? Naglalagay sa live ng mga manika at scary. Bigla ka na lang kakabahan, matatakot. Kaya ka In fairness sa'yo, Boy Cam, Oo, nagko-comment tuloy yung puso ko. You deserve a round of applause. Yes. Ang daming natakot kay Boy Cam. Daming mo nanakot. In fairness sa'yo, ha? Si Jennifer daw ba yung lumalabas at tumatawa? Di Jennifer, Jennifer nga. Jennifer. At ang spelling talaga, Jennifer, G-I-N-N, Jennifer. P-E-R. Uy, magandang umaga ha, sa lahat ng mga graveyard shift, sa mga fast food, no, restaurant. Kasi obvious naman na fast food yung restaurant na ano, yung tinutukoy niya. Oo. Sa mga ospital, basta sa mga graveyard usually. Oo, nakatakot na. Mga nararanasan sila. Pero naku, wala nang sigurong mas nakakatakot pa, no? Sa iwan ka? Nag-iisip ako na mas masakit doon. Mas nakakatakot. Tusukan nyo. Yan ka na. Ba't ba talagang doon mo hinuhuwi yung undin? Yung undin, no? Tusukan ng undin yung puwet mo. Panoorin ko nga uli yun. Ang taga ko na hindi na mapanood yan. Kaya lang, ang problema ko sa ganyan, alam mo, hindi feeling ko hindi na ako matatakot. Siyempre, nung bata tayo, natatakot tayo. Ngayon, pag pinanood natin yan, pero feeling ko ha, sorry ha, pero mas gusto kong panoorin yung mga old school na mga Shake, Rattle, and Roll kesa yun sa mga bago. Kasi, I just find it,
Medyo, ano ba yan? Parang ganun. Kasi gumagamit na ng mga special effects. Alam mo, may usok-usok na, uh-oh, alam mo, hindi makatotohanan, ganyan. Eh, dati kasi, di ba, ang shake, rattle, and roll. Ano lang. Kung, di ba, mga props lang, yung walang mga visual effects na, alam mo, medyo hilaw-ish. True. Sorry na, pero di ba, totoo naman. Ayun ako. Well, nagtitingin tuloy ako ng shake, rattle, and roll. Hindi yaman yan, shake, hindi, rattle, hindi, and roll. Hindi yung undin eh. Oh, yung undin, basta sikat yun. Nakaano yun eh, yung baby siya, di ba? Tama ba? Hindi ko, basta feeling ko si Manilin, Manilin. Ay, hindi, yung undin yung maraming laway-laway. Yun, yun, oo. Yung slimy doon, na. Lumalabas siya sa inidoro nga, tapos paglabas niya, kumakapit sa inidoro, tapos puro siya, lagkit. Slime, grime. Oo, malagkit basta siya. Basta yak, iyo. Puro laway. Hindi laway. Ewan ko ba siya ganun? Alam ko naglalaway siya eh. Maglalaway siya. Hindi ko alam. Si Not-Not, kaibigan niya yung mga undin. Kaibigan niya. Oo, tropa ni Not-Not yung mga, hindi mo ba alam? Pakasabi, invite naman. Oo. Ewan ko bukas kung ano. Kung may undin. Tawagin natin yung presensya nila. No? But 10 minutes na lang ay alas 11 na. Ibig sabihin ay kailangan ko na magpaalam. At that concludes our first day ng Halloween 2019 special ng Locomotion, the Spooky Spooky Edition. Bukas po ay abangan ng second day. So keep on sending your creepy and spooky stories sa aking Facebook page. I-PM nyo po ako, no? Kuya Chico, capital K, capital din yung unang letter C. Akin yan. At i-follow pa rin ako sa Twitter, Instagram, at Kuya Chico 1067. Okay? Saka pag may na-experience kayo na kwento ng undin, isulat niya yan kay Kuya Chico. Yan, ha? Ikwento niya bukas. Baka kasi existing pa rin yung mga undin eh. Malay mo, meron talagang ganun totoo. Malay natin. Oo, meron pala talaga, no? At ang mga comment, natatakot po tuloy akong umihi. Oo, ngayon marami. Pagpunta niya sa CR. Uso ngayon ang CR na bukas ang ilaw palagi. Bukas ang pinto habang nag-CCR kasi natatakot. Oo, tsaka itaas niyo yung empanyo pag umupo ka sa inidoro. Ang hirap, nakakangawit. Wow! sobrang nakakangawit. No? Unless sobrang kailangan mo madumi, no? Ewan ko? Oo. Pero naniniwala ako na walang maruming kubeta sa ta... Ay! Palabas na. Okay, akala ko anong ta. Oh, wag mo na ituloy. Ha, naka-blip na nga eh. Okay. Ha? Walang maruming kubeta sa ta... palabas na. Okay? Naniniwala ako dyan, ha? So, yan ang quote na iiwanan ko sa inyo. I-post nyo na yan sa Facebook. Ha? Ito na si Carita. Yes, para sa Caro Show. Hanggang alauna po tayo magkakasama at tawagin nyo na po ako 8721-2429 para sa ating hot stories. Bago ko po magpaalam ay maraming thank you kay Doc Clarence. Yes, Doc Clarence. Ng Clarence Anti-Aging Slimming and Dermatology Center. Ha? Located dyan sa may Jupiter Street yan. Ano address, Carita? Sa Mila Holdings Building, Jupiter Street, Makati. Sa taas yan ang Whistle Stop. Yan. Punta na kayo dyan. Kerek. At maraming salamat din kay Doc Nina Rodil, of course, no? Yes. Dyan sa may Caswin Building, 7th floor, tapat ng GMA Network Center, or kung taga-South ka, sa Dental Focus sa may Festival Mall, Alabang. Okay? Uh-huh. So, paalam na po ako. Until then, this has been the special edition of Locomotion, the spooky edition. And this has been your DJ. My name is Kuya Chico, saying goodbye. Take care. Have a great day ahead of you. And you go far. Keep it right here on Energy FM. Leaving you now with a brand new song coming in from Unique. Oh, and a song called Sino. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Bye-bye. Bye.